Magandang umaga no mga kadahilig. Pasensya na, medyo matagal na ho itong nabidyohan ko. Ito ay mga ilang weeks na rin. So ngayon pinagtagpi-tagpi ko lang ang pag-i-edit para kahit papaano mai-share ko rin yung aking mga ginagawa. Siya na nga, bali yung tiles na yan ay kinakat ko ng pa 90 degrees para ho yan doon sa pinaka-step ng hagdanan. Na bali ang ginamit kong tiles ho dyan, kasi yun ang gusto ng may-ari, yan ay 30 by 30 na pang anong tawag nito, porcelain, kasi sa outdoor yan. Mas maganda kasi yung porcelain pag outdoor, hindi siya basta naluluma. So yan, bali ang ginamit ko ho dyan, yung pinaghalo ko siyang adhesive at saka yung purong simento, kasi yan ay na yung pinaka-riser na yan ay pinantay ko na ng level na level para ang ginamit ko, yun nga, ang ginamit ko dyan ay yun lang ang adhesive at simento. Yung mga kadahilig, pasensya na ako kayo kung medyo natatakpan ng aking anino ang aking ginagawa, kasi ano ho yan medyo tanghali na, kaya natapat doon sa aking likod yung araw. So yun na nga ano mga kadahilig, natapos na yung pinaka baitang niya. So yan ang ginagawa kong yan ay nagkakating ho ako ng pa 90 degrees din para doon sa pinaka siding naman ng hagdanan. Ayan, tapos na ho, kinabukasan, hindi ko na ho yan pala na-videohan, yung pinaka-siding, pero sa sunod ho na video, yan ay aking ho i-update sa inyo. Tapos na ho yun. So ngayon, kinabukasan niya, nagkisami na naman ako. So loop light ho ako dyan, kaya ang ginagawa ko, yung hardiplex na 4 by 8 feet, hinahati ko sa gitna, tapos nilalagyan ko yung pinakatukod para kaya ko na siyang i-rebit na ako lang mag-isa. Bale ho yung kinikisamihan ko, yan ho ay pinaka-balkon ni na ma'am. So yun na nga, ano ho, mga kadahilig, may katulong na ako dyan. Kinakat ko yung paring para ho doon sa pagitan ng hardiplex. Medyo mapurol na nga lang ang gunting ko dyan. Ganun ho yan ay lumang-luma na. Dahil nagamit ko na ho yan sa loob ng kanilang bahay, doon sa pinakaloob sa salas at saka sa kwarto. Yun din ang ginamit kong gunting ay hindi ko pa ho na ipapahasa. Pero okay pa naman. So ayan, naglalagay na ho ako dyan ng tawag nito. Reribitan doon sa pagitan ng hardiplex. Dali ano mga kadahili, ang ginamit ko dyang C-paring ay 0.5 para medyo makapal, gawa ng ang ginamit na kisami dyan ay hardiplex. Medyo mabigat, kaya mas maganda kung medyo makapal yung paring. Pero yun namang hardiplex, yan na 1/4 ang kapal. Pero mabigat na din.
Kaya kaya na kailangan makapal yung paring niya. So guys, kung makikita nyo kadahilig, ayan, oh, nilalagay ko yung hard flex na hinati sa gitna. Tapos yan, lalagyan ko lang siya ng tukod. Kapag nailapat ko ng ayos, saka ko ngayon siya babarinahan, bubutasan at re-rebit. Kung makikita nyo, ano, nakalapat na yung hard flex. Ganun lang ho ang technique dyan. Mas bubutasan mo muna ng ilang butas para medyo titibay na pag nalagyan mo ng ilang pirasong rivet. Hanggang dito na lang, ano, mga kadahilig, ang video na ito. Sana panoorin nyo ang susunod ko pang mga upload para ma-update kayo hanggang sa matapos itong ginagawa kong project. So, yun na lang. God bless po sa atin lahat.